Hi! Maligayang Biyernes sa ating lahat. Ang ating headliner for today ay ang pagtatapos, ang directive na binigay ni Pangulong Duterte sa ating Foreign Affairs Secretary niya, si Teddy Boy Loxin. Ang sinabi daw niya ay tapusin na ang agreement natin sa joint exploration ng oil and gas sa West Philippine Sea. Meron tayong agreement with China. Sabi ni Pangulong Duterte, tapusin na yan, wakasan na. Yun yung binigay na directive. So, pag-uusapan natin yan. Pero as usual, before we go there, hello uli and salamat sa mga nanonood and manonood. Pakishare please yung video para lumaki pa yung audience natin. And kung mapapanood nyo to later on, mag-comment din kayo so that I can kind of recognize you even after the video. Para naman nakikita natin kung sino yung mga laging nanonood dyan, laging sumusubaybay sa ating mga live, o kahit nasa Facebook live ka man, o maybe later on pagka-upload natin sa YouTube, please comment something so I can see who are watching. Right? Okay, and then please share para lumaki pa ang ating pagkwekwentuhan. That's very important. Okay, so headliner natin. Sabi ni PRRD, tapusin na. Tapusin na yung joint exploration sa West Philippine Sea na nilagdaan natin with China. So, himayin natin ng unti-unti what are the implications and ano kayang mangyayari pagpasok ni President-elect BBM. So, nagkaroon ng founding anniversary yung Department of Foreign Affairs natin. And alam nyo naman yung head nun, si Teddy Boy Loxin Jr., right? So, nireveal niya doon na nakakuha daw siya ng utos kay Digong na, oy, sabihin niyo na sa China na back out na tayo. Nag-sign kasi sila ng Memorandum of Agreement for Joint Oil and Gas Exploration sa West Philippine Sea. Kasi nga, alam natin na medyo very rich and natural resources yan. Langis man o gas, maraming matatagpuan sa West Philippine Sea kaya maraming interesado dyan, kasama na yung China, kasama na din tayo, di ba? So, noong 2018, nagkaroon tayo ng Memorandum of Agreement with China for a joint exploration sa West Philippine Sea for oil and gas. That's good! On its face, good yan para meron tayong relasyon na hindi tayo antong sa gera, na hindi tayo magkakagirian, na mag-uusap tayo in that sense na meron tayong joint exploration, right? Very good. Dapat yan. Very good yung intention. Kaso, 3 years after, sinabi ni Digong na tapusin na natin. And if you think about it, okay siya nag-start 2018, tapos ngayon, after 3 years, tatapusin, you have to ask the question, ano bang napala natin in that Memorandum of Agreement, diba? Okay yung idea, sana may nakuha tayong natural resources, pero I kind of doubt it kasi nga dapat highly publicized na yan, diba? Kung meron man tayong napala dyan sa MOU na yan, o Memorandum of Agreement with China, dapat publicized na yan. Uy, nakakita kami ng, let's say, gas deposits or oil supply dito sa West Philippine Sea. But nothing has happened so far. So, based on what we can tell, wala pang nag-benefit, at least on our part. Ewan ko sa China kung may nag-benefit. And lalayo na tayo dun sa agreement na yun. Well, we are rescinding that agreement, essentially, right? So, anong nangyari dun sa tatlong taon? We have to ask that question. Okay, now, you also have to go to the part na maraming instances during that time na meron tayong Memorandum of Agreement na nakaka-medyo girean pa din dun sa incursions na nangyayari sa West Philippine Sea. May mga Chinese vessels na pumapasok pa rin, nangingisda, kahit na bawal dun sa exclusive economic zone natin. Ang ginagawa ni Teddy Boy Loxin, nagpo-protesta siya. Protest after protest after protest. Diplomatic protest. Pero hindi naman siya pinapansin ng China, di ba? Parang wala lang kibo, wala lang imik. Parang hindi, nagtatakip lang ng tenga yung China dun sa mga protest ni Teddy Boy Loxin. Right? So kahit na may Memorandum of Agreement of exploring together, so far wala namang nangyari dun sa mga protest. Right? And you also have to remember yung history. Alam natin, mayroong contested area dyan sa West Philippine Sea. And it goes back to what happened in 2012. Doon nagkaroon ng parang
parang heating point or boiling point, I should say, na may mga nahuli yung Navy natin noong 2012 sa Bajo de Masinloc o tinatawag na Scarborough Shoal. May mga Chinese vessels na nangingisda sila doon, tapos may mga patrol pa sila ng Chinese maritime na kasama. So, nung binord nila ng Navy natin, yung Chinese vessels, nakitaan sila ng mga clams, ng mga corals, ng mga live sharks. So, syempre, ano natin yan? Resources natin yan, water resource natin yan, di ba? So, dapat huhulihin na nila yung mga Chinese fishermen, pero yung mga kasamang maritime supply or maritime vessels, hindi pinayagan na hulihin ng Philippine Navy yung mga Chinese fishermen. So, that's where that kind of started, or that's where it snowballed from. Ang ginawa nung administrasyon during that time, which was Pinoy, nagpunta sila sa United Nations, umabot sila sa The Hague para magprotesta, right? Nagkaroon tayo ng arbitration. Ang tinatawag dun sa body na yon ay International Tribunal for Law of the Sea, o ITLOS. So, nung 2016, nagkaroon na sila ng decision in that body, which is called ITLOS. Nagkaroon sila ng decision favoring the Philippines, right? So, ang Foreign Affairs Secretary natin noon, si Albert Del Rosario pa yata, under Pinoy administration. But, ang masama doon, kahit na-recognize ng Pilipinas na tama tayo, na we were the wrong party, hindi naman sumipot yung China during that entire arbitration ordeal. Hindi ko alam kung ilang, let's say, hearing nagkaroon, pero ni isa walang sinipot yung China dun sa ITLO sa Netherlands. Right? So, diba, if you're really genuinely concerned about having a fair arbitration, dapat magpapadala ka ng representative doon, diba? Pero hindi sila nagpadala, in-ignore lang nila, right? Sabi nung The Hague, nung ITLOS sa Netherlands, na they decreed na itong sinasabi daw nung China na 9-dash line, which is their historic claim, that's invalid. Hindi daw dapat kilalanin niya nung International Tribunal of the Law of the Seas, invalid. And that's according to the Permanent Court of Arbitration na nangyari. So, yung pinuntahan natin, yung ITLOS, Permanent Court of Arbitration siya na nagsilbi, right? Inignore ng China all those arbitration. Yung China, sa kanilang panig, they refused to recognize the case. Sabi nila, hindi kami dadalo dyan. We refuse to even give legitimacy. I'm paraphrasing, pero ganun yung nangyari, right? And then, sabi nung ITLOS, China violated the sovereign rights of the Philippines. Exclusive economic zone. Because, tandaan nyo, merong tinatawag na EEZ. And that's the 200 nautical mile area. That's supposed to be our economic zone. Meaning, tayo lang yung dapat mangisda doon, tayo lang yung dapat mag-explore ng ibang likas na yaman doon, right? So, nag-rule sila na invalid yung claim ng China and na-violate pa yung sovereign rights natin bilang bansa, right? And ito yung area na disputed, yung Ayungin Shoal, yung Scarborough Shoal, na Bajo de Masinloc yung tawag, yung mga alam na natin, right, throughout the years. Nag-escalate noong 2012, kaya dumating nung sa The Hague. Tapos, ang sabi nung The Hague, nung ITLOS, na Chinese ships, yung mga barko ng China, hindi pinayagan yung mga fishermen nila na mahuli nung Navy nga natin, right? And dapat naman, kasi exclusive economic zone natin yun, right? And na-violate daw nung China yung sovereignty natin, according to ITLOS, by, number one, interfering with Philippine fishing and petroleum exploration. So, nakikialam sila, hindi naman nila lugar yun, di ba? Yun yung sabi ng ITLOS. Pangalawa, sabi nila, by interfering or constructing artificial islands. Ito yung mga nakikita natin sa satellite imagery na yung mga reef dati ngayon meron ng parang military bases within our exclusive economic zone. So, nag-agree yung Netherlands na yung ITLOS body na yes, ginawa ng China yon. They constructed artificial islands. Right? Number two. And then number three was preventing Chinese fishermen
from fishing in the area. So wala tong ginawa yung Chinese Navy from going to our exclusive economic zone na 200 nautical miles. Pinabayaan lang nila. And dun sa 2012 incident nga, hindi pa nila pinahuli dun sa Philippine Navy even if they were violating our sovereignty. Ito yung sabi ng ITLOS, or International Tribunal for the Law of the Sea. Permanent Arbitration Court. Right? Okay. And China, punta tayo sa panig uli nila. Balik-balikan natin yung mga sinasabi nila. Hindi sila umattend. And sabi nila, China was a victim in the China, in the South China Sea issue. So sila daw yung biktima pa. Right? We have been exercising utmost restraint in the illegal occupation of some of the islands and reefs since the 70s. So sabi nila, mula pa daw dekada 70, tayong mga Pilipino na yung illegally nag-occupy dun sa mga reef nila. Ito yung sinasabi nila. And then, sabi din nila na nagtitimpi pa daw sila to preserve parang regional harmony, blah, blah, blah. Nagtitimpi pa sila sa lagay na yan dahil tayo daw yung nag-occupy mula pa nung dekada 70. Right? Pero sabi nung ITLOS, no, China violated the Philippine sovereignty. Right? Okay, so parang ang nangyayari lang from China, hindi na nga sila umattend, nagpapa-victim pa sila. So, gaslighting, parang gaslighting lang yung nangyayari na they're doing one thing na nagkoconstruct ng reefs, nangingisda, hindi pinapayagan, ay hindi nila pinagbabawal yung mga mangisda nila pumunta sa atin. Pero iba yung sinasabi nila, gaslighting 101, right? Na iba yung sinasabi mo, pero yung words mo are very different, right? Ano ba yung gaslighting examples pa? Parang recent example ng gaslighting na ginagawa ng China dito. Si San Vicente. Sabi ni San Vicente, aksidente lang. Diba? Iyon yung words niya. Pero ano yung action niya? Nakita naman natin lahat, sinagasaan niya, diba? Kahit pusa, mararamdaman mo yan kung ikaw yung magdadrive eh. And kahit pusa, titigil ka. Like, ano nangyari? Anong nasagasaan ko? Pero siya, tumuloy-tuloy lang. So, gaslighting. Iba yung sinasabi mo, sabi niya, aksidente lang. Pero iba naman yung nakita ng tao. Iba yung katotohanan. And sabi din, parang itong evolution ng propaganda ni Goebbels, Nazi propaganda leader. Sabi ni Goebbels na a lie told 1,000 times becomes the truth. So, yung kasinungalingan, ulit-ulitin mo lang, libo-libo, million-million, lalo na ngayon, may social media na, so, very possible na pwede ka mag-ulit-ulit ng lie na million-milyong beses nagiging katotohanan. So, evolution naging gaslighting na ngayon. Right? Okay. I guess I have to end itong part na to by kind of having a couple of thoughts na naisip ko. Una, we should learn from other countries na hindi lang naman tayong agabyado in the West Philippine Sea and South China Sea. Meron ding Vietnam, meron ding Indonesia, Malaysia. Lahat sila may contested area dun na versus China. Kasi nga, ang laki ng 9-line ng China, di ba? Na wala naman talaga masyadong proof, right? It's like out of thin air, out of a map na pinalaki nila. O, ito 9-line, sabi na lahat yan, right? Yung ginagawa ng ibang bansa, they're very smart in the sense that Vietnam, for example, malapit lang sa atin yan. Katabi lang natin halos yan. Ginawa nila is they had an exploration, parang contract or agreement with Russia. And Russia, as you know, is another superpower, right? And kaalyado din yan ng China. So, kung saan man sila nag-explore ng langis at gas, dun sa Vietnam Exclusive Economic Zone, hindi yun nagagalaw ng China. Dahil pag ginalaw ng China yun, nagtayo sila ng reef, nagbigay sila ng mga magsasaka, namamangisda doon, hindi nila pinagbawal pumunta, anong sasabihin ng Russia, di ba? Siyempre, sasawayin sila ng kapwa superpower nila na Russia. Right? So, they were very smart. Aligned sila with Russia, another superpower, right? And then yung iba, anong ginagawa? Like yung Malaysia, Indonesia, Singapore, yung kung meron man silang disputes, right? Nagsasama-sama sila. Kapit-bisig sila. May coalition sila ng mga bansa. Tayo,
Ang ginawa natin since 2018, itong Memorandum of Agreement of Exploration, pero China din yung ka-agreement natin. So parang imbes na tumingin tayo sa iba para meron tayong katulong dun sa West Philippine Sea, China din ang naging ka-kaalyado natin. Pero based on what we're seeing, parang walang nangyari, right? Correct me if I'm wrong, but I'm not seeing anything significant from that MOU, right? Okay, so that's our main headliner. Punta tayo dun sa ating good news and bad news. Mabilisan nating sabihin ang mga nakita natin sa balita. Alright, number one, I really like this. Si Senator Sherwin Gatchalian. Senator Gatchalian, so hinimok niya yung mga government agency, pati private companies, na mag-work from home o magkaroon ng work flexibility para makasave ng fuel at transportation cost. Ayan, medyo mahaba nga yung notes ko dyan. Usually, maikli lang yung notes ko for good news, bad news. Pero, natuwa ako dito sa sinabi ni Gatchalian. Kasi number one, common sense. Sobrang traffic na, sobrang mahal na ng krudo, ng langis. Why are we forcing people to work in the offices, diba? Yung mga BPO ngayon, napakaraming BPO employees. Like, almost 2 million na sila ngayon, diba? 30% of them are back in the office na. Or baliktad, 30% are working from home, 70% are back in the office. Kasi nga, binigyan sila ng threat ng PEZA na kung hindi kayo bumalik, mawawala yung incentive nyo. So karamihan ng BPO companies ngayon, bumalik na sa office, 70%, 30% na lang yung natira doon sa work from home. And, di ba, if it worked during the pandemic, why can't it work now? Why fix something that's broken? Lumaki pa nga yung BPO industry natin during the pandemic. Mandaming na-hire. Lumaki yung revenue overall for the country. That means it was not broken. Bakit natin sisirain kung okay naman yung takbo? Diba? Pinabalik nila. So, ito si Gatchalian. Nagbibigay ng counter-argument na, yun nga, common sense, pabalikin natin, work from home should be encouraged. Not just private companies, but also government agency. That's good. Tapos, sabi niya, adopting work from home will improve employees' quality of life. Hindi na sinasabi yan. Sobrang obvious yan. Right? Pag marami kang oras, because hindi ka na magsispend sa traffic, makipagbalyahan, marami ka pang masasave, you're gonna have a better quality of life. Diba? Para kanino ka ba nagtatrabaho? Para sa pamilya mo? Para sa mga aso mo? Kung aso man yung, kung for dads or moms man kayo, but you'll get to spend more time with him, imbes na nakikipagbalyahan ka, right? Ano pa? Medyo kakibat na good news doon, Civil Service Commission, inokay na nila for government employees to do hybrid. And they also encourage 4-day work week. Good! Diba? Gobyerno, usually alam natin sa gobyerno medyo backward, that's a progressive move in the part of the Civil Service Commission. Encourage na yan, 4-day work week, para walang masyadong burnout, di ba? Same quantity of hours of work in a week, pero 4 days lang, para mahaba yung weekend, quality of life. And then work from home, right? Tapos, maliban kay Gatchalian, Senator, may mga nagsabi pa nga nito in different ways of saying it. Si Amy Marcos, pati si Risa Ontiveros. Nagkaroon sila ng speeches na sinasabi nila sa PEZA, na sana naman meron na tayong telecommuting act, 'di ba? We need to follow that. It's already in the books. Why are we requiring people to go back sa offices nila? 'Di ba? Sinong nakikinabang doon? Yung mga may-ari lang ng opisina. Pero yung mas nakararami, yung mga empleyado, that's to the detriment of them. Meron na nga tayong telecommuting act. So let's do it. Sabi ni Amy Marcos yan, ha? Sabi niya na wag nating alisan sana ng tax incentive yung mga companies that are deciding to do this, right? In different ways of saying it, pero yun yung gist no, na she also encourages that. So that's good. We should applaud that. Okay, and one final thing na nabasa ko kay Senator Gatchalian was meron na silang na-file na bill kasama niya si Francis Tolentino na Senate bill. I-refile niya ulit na
for the encouraging work from home, sabi niya, dun sa bill namin, and I kind of read it a little bit, na gusto niyang bigyan ng tax incentive yung mga empleyado na mag-work from home. Ano tong tax incentive na to? Ang proposal niya dun sa bill, 25 pesos per hour that you're working from home. Isipin niyo, very good, di ba? 25 pesos kada oras ibabalik sa taxes mo. Sobrang laking ginhawa nun. Nakakatulong ka na sa sarili mo kasi may tax incentive ka. Nakakatulong ka pa in the overall electric grid kasi nga nababawasan yung consumption in the office, and then transportation, fuel, traffic, win-win yan. So I hope in the 19th Congress, matuloy itong bill ni Tolentino at ni Gatchalian. And then he even goes further. Ang gusto niyang gawin, magbigay din ng income tax deduction for the companies that are doing this. Very good. Kasi nga ngayon, napipenalize sila from doing work from home. Nawawala yung tax incentive. Dito sa Senate Bill ni Gatchalian and Tolentino, i-reward pa nila yung good behavior. Okay, pag in-encouraging work from home, bibigyan namin kayo ng tax incentive as a corporation. That's good, di ba? Digital transformation era na tayo. Bakit pa tayo kailangan nasa opisina? Right? Why fix what's not broken? Okay, number two, good news. 6K na ang ating mga kasambahay. So, nag-approve na yung DOLE na dapat lahat ng mga kasambahay 6,000 ang minimum per month. And marami tayong nakita mga comments na, buti pa yung mga kasambahay, 6K na yung sinasahod, tapos yung mga driver daw, yung mga nagde-delivery daw, sana mamasukan na lang bilang kasambahay. Diba? May mga ganong comments, may mga maiinggit talaga. Kasi if you think about it, 6K, hindi na maliit yung 6K, right? Nilagay ko siya sa good news, and lalo nang hindi maliit yung 6K, kasi nga if you think about it, nasa meron ka ng lodging and boarding, right? Stay in ka na, may pagkain ka na, right? Minsan, toiletries mo, uniform, kung may uniform man, sagot ng amo mo, right? So hindi na masama yung 6K, kaya may mga naiinggit. Now, nilagay ko siya sa good news, kasi nga, di ba, alam na natin yung hirap ng buhay ngayon, 6K, this is an easy win for the government. Kasi nga, technically, wala namang gagastusin yung gobyerno eh. Minandate lang nila na, hoy, kayong mga amo, 6K dapat yung pasahod nyo sa mga kasambahay, mga kasambahay natin, right? So, it's an easy switch to pull, and I'm glad they did kasi nakakatulong to, right? Anything na nakakatulong sa mas nakararami, we're all for that. 1,000 yung tinas, from 5K, naging 6K na yung minimum. So, I'm glad they did that. Now, I'm gonna go a little bit further na sana, kasi medyo madali lang gawin to for the government. They just have to say, okay, ito na yung minimum, may deliberations, may consultation. Sana na meron namang equity sa lugar. Kasi yung 6,000, Metro Manila lang yun eh. Sa ibang lugar, ang pinakamababa na minimum sa kasambahay ay sa Zamboanga Peninsula daw, 3,500. So, napakaliit nun, di ba? 3-5 lang. Tapos, sa Northern Mindanao and Central Visayas, ang pasahod na minimum ay 5-5. 5,500. So, 500 peso less than people in Metro Manila, yung mga kasambahay. Now, what I want to see, sana naman, baka naman, di ba, we want to decongest Metro Manila, right? We have to give equal opportunity in terms of minimum wages. So, yan yung mga sinasabi ng mga ibang progressive groups na sana magkaroon tayo ng minimum or national minimum wage. Kasi that's gonna go very far. Bakit ka pa maghahangad pumunta ng Manila kung meron mang trabaho na magbibigay sa'yo ng mismong sahod sa probinsya, di ba? And ngayon, global ng economy natin, marami na tayong kumpanya na willing mag-invest in the provinces. So encourage that. Bigyan sila ng incentives, bigyan sila ng PESA allocations as well, and yung minimum na sahod sa probinsya, make it equal, if not equal, at least very close to Metro Manila. Ito yung one of the long terms na sagot na nakikita natin to decongest Metro Manila. Ang dami ng tao sa Maynila, bumalik kayo sa probinsya. How are you gonna do that? Hindi sa pinapalis natin sila, ha? Pero give equal opportunity. Minimum wage, pagdikit-dikitin natin. Bakit pa sila pupunta dito kung equal yung opportunity? Right? Okay, punta tayo dun sa bad news part. Paspasan natin. Number one,
Nati Castro. Nati Castro, isa siyang community doctor na nagsilbi sa Mindanao. Parang prof yata sa UPLB before. So, inaresto siya before from her home by a lot of police people. Tapos, napawalang visa yung pag-aresto sa kanya. Libre na siya nung March. She was liberated, right? Binasura yung kaso. Pero ngayon, na-re-arrest uli siya or pinapa-arresto uli siya ng DOJ. Ang ginawa lang nung DOJ ay in-appeal uli nila, anong tawag dito? In-appeal nila yung pagkakabasura nung arrest sa kanya sa Agusan del Sur. And yung judge, napalitan yung judge. So ang sabi nung bagong judge ay, yeah, let's uphold the request of the DOJ. And ano ba yung kaso sa kanya? Apparently, yung kaso sa kanya would be somewhat akin to terrorism charges. So according to the arresting, let's say, document, ano daw siya, parang, how would you call it, parang collaborator siya or participant siya, direct participant siya, nung mga makakaliwang grupo. So parang na-arresto siya under the anti-terrorism bill, right? So nabasura na before, ngayon pinapa-arresto ulit, right? So I put this in the bad news part kasi nga sabi na ni PBBM and sabi rin ni Professor Carlos, red tagging, wala namang nagagawa yan, right? Maglagay ka muna ng maraming ebidensya before you move ahead and do that. Otherwise, makakasira ka ng buhay ng tao. Kung wala kang sufficient evidence, then refrain from red tagging. That's the position of our incoming National Security Advisor, Professor Carlos, right? So, ngayong mapapalitan na yung DOJ, magiging Boeing Remulla na, and then NSA na si Ma'am Carlos, tingnan natin kung saan mapupunta yung mga kaso na similar to this. Anti-terrorism bill yung basis, right? Pero inaresto sila. Mas violenti pa yung pag-aresto sa kanila kesa dun sa nanagasa ng tao. Nakita niyo yung nanagasa, 'di ba? Parang nung napakita siya sa piskalya, hindi ganoon yung ulo niya. Katulad nung security guard, hindi pinababa yung ulo. Siya taas no, proud na proud, flanked ba by security guards. Hindi siya inaresto, 'di ba? Pero itong mga na-red tag allegedly, right? Ang daming police na nagpunta sa bahay nila, inalis sila from their house forcibly, and ngayon they're undergoing trial. At si Ma'am Castro, community doctor sa Mindanao, sa Agusan, ipapa-aresto uli siya ng DOJ. So I don't know if Boeing Remulla is gonna go through with this and if Carlos is gonna be agreed with this. Another case dito ay sa Laguna naman, sa Paki, Laguna, si Daisy Makapanpan. Isa siyang activist doon na tutol sa pagtatayo ng Ahunan Dam ni kay Enrique Razon yata itong project na to. So inaresto din siya sa bahay niya. Kasi namimigay siya ng leaflets against the Ahunan Dam. So, inaresto siya under old rebellion charges. May hinanap yung police na ang pangalan ay... hindi niya pangalan, pero kaapelido niya, Makapanpan din. Makapanpan yung apelido, pero hindi niya pangalan. So, they arrested her because of old rebellion charges. Parang... 10 years ago or more than 10 years ago pa yata yung document na pinakita sa kanya, right? So, for now, yeah, we of course want to see kung anong mangyayari ngayong magpapalit na tayo ng administrasyon, PBBM na, anong sasabihin ni Boeing Remulla at ni Clarita Carlos about these guys na medyo na red tag from what we can see. Even the Tinang 83, meron pa rin kaso na hindi pa tapos sa Tinang 83, right? Pangalawa, National Youth Commission, si Cardema, na-flag na naman ng COA, Commission on Audit. This time, parang meron daw 3 milyon na budget ng National Youth Commission ni Ronaldo Cardema na na-divert sa NTF-LCAC. Yung NTF-LCAC, alam natin, dambuhala yung budget niyan, right? So yung sinabi ng COA, yung findings nila, nag-divert pa ng funds ng National Youth Commission ni Cardema ng 3 million na punta pa sa NTF-LCAC. Dambuhala na yung budget ng NTF-LCAC. I don't think they need more money coming from any other agency, right? So, improper daw yung ginawa nila, walang justification. And
Sabi rin ng COA, this was not the first time that they flagged Cardema. Kasi nga before, na-flag na rin si National Youth Chairperson, Commission Chairperson Cardema, ng ibang anomalies. Like for example, excessive pay, irresponsible spending. Yung mga trips nila sa abroad, irresponsible spending daw. Tapos, incomplete projects. Parang for the NYC, ang budget yata nila, mga 10 million, around that. And then, they initially planned for 14 projects. And parang apat lang yata yung natapos, yung may bearing, na dun sa planano nila. 4 out of 14. So, 3 million yung na-divert sa NTF-LCAC, improper, sabi ng COA. And yung mga iba pang sinabi ng COA na nakita nila sa mga nakaraang taon. Right? Okay. Pangatlo, and last, thanks for staying, guys. Pangatlo ay tungkol sa mga POGO. POGO, according to Commission on Audit, meron pang uncollectable na 2.32 billion pesos na dapat ay manggagaling sa POGO. Nagbigay sila ng letter or ng instruction sa PAGCOR na, hey, dapat mangolekta pa kayo ng 2.32 billion galing sa mga POGO. Kasi unaccounted for pa daw, and ilang taon na yung nakalipas, and hanggang ngayon, uncollectible pa din. And napakalaki niyan, maalala nyo, biglang lumobo, biglang nag-explode yung POGO some years ago, kasi nga sabi ni President Digong na malaki yung makukuha natin sa mga POGO. And nakita nyo na medyo na-displace yung mga Pinoy sa mga rental spaces kasi nga ang lalaki nila magbayad in cash and in turn medyo nabababoy yung mga condo spaces. Yun ang nakita natin during the explosion of the POGOs. Going back, so sabi ni Digong malaking nakukuha natin dapat na, let's say, revenue coming from the POGO. So ever, etong collectible na to na 2.32 billion, 78% yan nung total collectible. So total collectible daw dapat 2.97 billion, pero 78% noon hindi pa nakokolekta ng PAGCOR. So malaki sana, pero 78% hindi pa nakokolekta ng PAGCOR to the tune of 2.32 billion. So bakit pa natin sila binibigyan ng special treatment kung hindi naman nila tinutupad yung kailangan nilang bayaran in terms of taxes or whatever, let's say, licenses they have to pay for. So, hindi worth it na, di ba, tanggap tayo ng tanggap, pero hindi naman sila nagbabayad. Why would we even keep doing that? Right? 78%, yung sabi ni COA, ang hindi nabayaran. 2 billion. Ang laki niyan. Malaking tulong yan. Right? Nagsimula yung POGO 2016 under PAGCOR. Tapos nung 2016 daw, marami ng malpractices na hindi nire-report sa PAGCOR, mga undisclosed games, operations, kahit mga hindi licensed na POGO, nandito na rin. Baka, ano mangyayari dito sa POGO? Baka maging isabong na din na eventually ipapatigil. Patapos na si President Duterte, baka si President BBM ipatigil din, I don't know. Pero yun yung nangyari sa isabong. Ang standing ng gobyerno, napakalaki ng income natin dito. Pero to what cost? Right? Yung moral fiber, masyadong nagbe-breakdown dahil sa sugal, nagkakaroon ng addiction. So pinatigil ni Digong, very good decision. Eh etong POGO, hindi naman nagbabayad. Anong magiging decision ni incoming President Bongbong Marcos? Right? So, yun lang. Maraming salamat sa pakikinig. And headliner natin ay ang pagpapatigil ng Memorandum of Agreement sa joint exploration natin sa West Philippine Sea para sa oil and gas with China. Pinatigil na yan ni Digong, ni President Duterte, bago matapos ang kanyang termino. Again, please share this video para marami pa tayong makakwentuhan, marami pa tayong mabalitaan. And if you're watching this video in Facebook o YouTube man, mag-iwan kayo ng comment dyan para makapaghaya ko. Thank you and happy Friday!